Hello guys, welcome to my vlog. This is BM Likami Vlogs. Ngayon guys, mag-super deep cleaning ulit tayo ng LG Automatic Washing Machine. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe naman, like and share para lagi kayong updated sa aking new videos na i-upload. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako sa Binyan, Laguna po ang aking gagawin. Kaya tara na, let's go! It's my life. Ayan guys, papunta na yun sa Binyan, Laguna. Ayan, medyo blurred lang po yung video nyan dahil sa camera, cellphone. Ayan guys, dito po yan sa Town and Country Club, Southfield, Binyan, Laguna. Ayan guys, bago natin umpisan, testingin muna natin yung automatic washing. Ayan po, may error, PE error. Bali, ang sabi ng client, for cleaning lang, pero may error pala, PE error ang lumabas. Kaya bago kayo maggagawa o kaya maglinis ng automatic washing, kailangan i-testing nyo muna kay 3 to 5 minutes bago nyo linisin para walang problema pagkatapos ng linis para hindi rin kayo masisi. Yan. Yan, babaklasin na yung cover nya. Paggamitin nyo na yung screw, Phillips screw. Dahil medyo matagal na to guys, mga 5 to 6 years daw itong washing na hindi pa nagagawa at hindi pa na deep cleaning. Ayan, medyo matigas na at kinakalawang. Tapos yan, baklasin nyo lang ng Phillips screw lang din yung pinaka cover ng tub para mabaklas nyo yan. Tsaka yung pinaka peller ng kanyang tub, pabaklasin nyo lang din. Nga pala guys, naka socket wrench siya nung gagamitin para mabaklas yung pinaka nut bolt. Ayan o. Importante, meron kayong socket wrench pang baklas para matanggal yung pinaka propeller ng tub. Ayan guys, medyo matigas talaga kaya kailangan pigilan nyo. Ayan, dahil medyo matagal na yung washing nila. Ayan, pag natanggal na yan, hugutin nyo lang yan. Ayan, tsaka nyo may kita yung pinaka nut ng tub nila. Ayan, sobrang dumi na guys, kaya yan po yung mahalo sa nyalabahan. Ayan, sa mga damit yung ganyang kadumi. Ayan guys, bumili na nga pala kami ng special tools. Ayan, para pantanggal ng nut, dahil sobrang tigas na po niya, hindi na po kaya ng ginagamitan ko dati na adjustable wrench. Ang kailangan na talaga ng special tools, yan, pantanggal. Nabibili po yan guys sa Shopee or Lazada. Yan, pukin nyo lang ng martilyo para matanggal. Yan, pa counterclockwise. Ayan na po magtanggal niyan guys. Pag sobrang tigas, gamitan nyo ng WD-40. Yan. Tapos, kiskisin nyo yung pinakagilid ng gamitan yung flat screw para talaga matanggal yung pinakanat niyan, dahil sobrang tagal yan, mga 6 years pataas po yan, mahirap na po baklasin yan yung nut niya. Yan guys, natanggal na yung pinakanat. Baklasin nyo lang yung nut niyan, tapos iangat na yung pinakatab. Yan po, alugin nyo lang yung pinakatab niyan, yan o, para matanggal lang siya. Putin, sabay angat. Medyo matigas po talaga yan guys, kaya kailangan persahin nyo para matanggal lang. Ayan. Tamang discarte lang. So yan guys, nung natanggal na, ayun, kita nyo yung loob ng tabo. Sobrang dumi. Ayan o, tanggal na siya, nabaklas na. Ayan, linisa na lang yan. Ang dumi oh. Araw-araw nyo ba naglalaba? Kasi ngayon galing bakasyon eh, araw-araw naglalaba. Pero kapag normal naman, hindi naman siya.
option guys, gamit yung ating pressure washer. Ano, pressure wash na yung kanyang tub. Ano, sobrang dumi, kailangan tayo naka pressure washer para mabilis matanggal. Ayan po maglinis. As yan guys, pinaklas na yung mga filter, yan din po, lilinisin nyo rin yan kasama yan sa paglinis, then marumi din po yan, stuck din po yan yung mga dumi dyan, ayun o. Ayan guys, binaklas na namin lahat. Ayan, ito yung taas ng kanyang tub. Ayan, tsaka yung ano ng filter para malinis na malinis talaga. Kaya ito ang tinatawag na super deep cleaning automatic washing. Ayan, binaklas na namin lahat kasi may tira-tira pa pong dumi dyan guys sa loob. Kaya ilang taga nakabaklas na. Super deep clean na pong ginamit namin dyan. Ayan, kasama ko nga pala dyan si David. Ayan guys, sipag yan. Ayan po, dinukot ko na rin yung pinaka dumi sa loob ng drain dahil may mga dumi-dumi pa po yan sa loob, yung parang semento na sobrang tigas. Yan, kailangan nang matanggal para hindi na humalo sa damit. Yan nga pala guys, naka screw lang din yan, naka bolt na number 10. Yan po yung gamit dyan. Yan, balik nyo lang uli yan, mga screw tsaka bolt. Gamitan nyo lang din ng socket wrench. Guys, yun, linis na. Kasi yan, kakabit na lang yung ating yan, drum. Linis na rin yan. Ito ang tinatawag na super deep clean. Kakabit na siya.
Gamitan natin ang special tools. Ayan na yung nut. Tama. Pag-pag-pag laging clockwise. Ayan yan, screw. So ito guys, kakabit na rin natin itong filter. Ayan, cheese, no? Yung exact trench na cheese. Nakipit sa propeller niya. Kot. Ayan lang, pagdaman sa akin trench. Yan guys, okay na, tapos na malinisan yan. Testing na lang natin ulit kung okay na ba. Kung nawala na ba yung error kanina. Ito guys, tinitesting na namin yan. Ano, tinitesting na namin, inon na namin yan, tsaka sinaksak na, nakasaksak na rin yung supply niya, tsaka drain. Yan, no, tinesting namin guys, nag-error pa rin, PE error, nalinis na rin po namin yan, tsaka na-check yung water level sensor. Ayan guys, na palitan ko na pala yung level water level sensor niyan. Sa next video ko na lang i-upload. Ayan, gumagana na po yan guys. Okay na po yan, nalinis na. Ayun po tagang problema yung water level sensor. Sa next video ko, panoorin niyo kung paano magpalit niyan. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe naman guys. Thank you and God bless.